Mapagpalang araw sa lahat, ating tatalakayin sa araw na ito ay ang Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 1, Module 2. Kunin at ihanda ang inyong papel at panulat, maging ang inyong module na patungkol sa lipunang politikal, prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity. Ano nga ba ang layunin ng aralin na ito? Una, naipapaliwanag ang sumusunod. Dahilan kung bakit may lipunang politikal, prinsipyo ng subsidiarity, at maipaliwanag ang prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity. Pangalawa, natataya ang pag-iral o kawalan sa pamilya, paaralan, barangay, panlipunan o bansa ng prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang araling ito sa unang gawain, subukin. Basahin mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik sa inyong module. Ito ay matatagpuan sa pahina 225. Ito ay mayroong 15 items. Dito, susubukin natin kung ano nga ba yung idea nyo o kaalaman nyo sa ating aralin. Para naman sa pangalawang gawain, balikan. Balikan natin yung mga aralin na nag-usapan tungkol sa module 1 na merong A and B. Ngayon, meron tayong dalawang gawain. Una, yan ang chart ayon sa hinihingi sa fishbone. At sulat ang inyong sagot. Dito gumamit ng iba pang papel kung hindi kasya ang inyong sagot. Bilang isang mag-aaral, dapat ay maging mulat kayo sa mga isyo at suliranin ng ating lipunan na ginagalawan. Paano ka makakatulong? Gamit ng kabutihang panlahat, isulat ang inyong sagot sa fishbone. Dahil naman sa pangalawang gawain, gumawa ng akrostiko mula sa titik na bumubuo sa silitang lipunan. Na makikita sa pahina 6 to 7. At para naman sa ikatlong gawain na tuklasin na makikita sa pahina 8, meron tayong dalawang gawain. Para sa gawain 1, alamin ang mga hinaing ang ating kapwa Pilipino, lalo ngayong panahon ng pandemya. Maaari rin ang napapakinggan sa radyo o napapanood sa telebisyon. Itampok dito ang iba't ibang karaingan ng mga kababayan na sa palagay ninyo ay nangangailangan ng dagdiang katugunan. Isulat sa kwaderno ang mga karaingan ito at gamitin sanggunian sa gawaing talakayan. O maaari kayong magtanong sa pamilya niyo sa bahay tungkol sa mga suliranin o daing nila tungkol sa lipunan. Isipan at talakayin. So, meron tayong 5 tanungan. Para naman sa gawain po, magmasid sa paligid, makinig sa mga opinion at bumuo ng isang pangkalahatang paglalarawan ng umiiral na pamamaraan ng mamahala sa pamayanang ito. Maaari kayong magtanong sa inyong ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola at sa ilang kapitbahay. Ano nga ba ang prinsipyo ng subsidiarity? Familiar ka ba dito? Kung hindi pa, alamin natin. Ito ay tutukoy sa ideya na ang mga problema ay dapat malutas sa loob ng pinakamaliit at pinakamalapit na antas. Nagtitibay ang lipunan sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga ugnayan sa pamayanan. Halimbawa na lamang kung merong usot sa inyong komunidad, hindi naman maaaring dumiretso kayo sa opisina ng mayor dahil meron naman tayong barangay na namamahala sa ating komunidad. So, yun lamang yung sinasabi patungkol sa subsidiarity. Ano pa yung ibang mga halimbawa nito? Una, yung karapatan. Karapatan ng bawat individual, katulad na lang sa pagiging manggagawa, bawat isa sa atin ay may karapatang magsalita,
kung may mali, sumusobra o nang-aabuso ang mga nakakataas sa atin. O ito yung tinatawag natin human rights o karapatang pantao. Malawang halimbawa ng sumusunod sa prinsipyo ng subsidiarity ay yung kalayaan. Kalayaan natin ng bawat individual na katulad na lamang ng bumoto sa botohan o sa darating na halalan. Kalayaan ng bawat isa sa atin na pumili kung sino ang gusto nating mamuno o mahalal. At meron tayong privacy. So, ibig sabihin, sakop ng prinsipyo ng subsidiarity yung privacy natin bilang isang individual. At para naman sa prinsipyo ng solidarity, ito naman yung tinatawag nating prinsipyo ng pagkakaisa. By the way, yung another term para sa prinsipyo ng subsidiarity ay patungkol sa second importance. Kasi ito yung una, prinsipyo ng pagkakaisa. Ito ay nagtuturo sa atin na tulungan ang bawat isa at itaguyod ang ating sarili sa karaniwang kabutihan ng lahat. Sa halip na mabuhay lamang para sa ating sarili. Dito natin masasabi na no man is an island. Walang nabubuhay ng para sa sarili natin. Ano yung mga halimbawa na sumusunod dito sa prinsipyo ng solidarity? Una, yung sama-samang pagtakbo para sa kalikasan. Maraming gumagawa niyan. Lalo na para magbigay ng awareness dun sa mga kabataan na ano yung kaya natin o kaya niyong magawa para sa kalikasan. Pangalawa, bayanihan at kapitbahayanan. Sa mga nagdaang unos o problema, bagyo, nakita natin na mayroong bayanihan sa ating lipunan, sa ating bansang Pilipinas at ganun din sa karating bansa. Magkakaroon ng panahon sa pagpupulong. Ayan. So dito sinasabi natin na wala tayong karapatang magreklamo kung hindi tayo nagpa-participate, kung hindi tayo nakikilahok. Kapag may tinatawag na pagpupulong, dapat umaattend tayo para alam natin yung gusto nating ipaglaban at papasok dito yung sa subsidiarity. Kasi nakilahok tayo, nakiisa tayo. Ano nga ba yung pagkakaiba, yung malaking pagkakaiba, at ano yung ugnayan naman ng prinsipyong solidarity at subsidiarity? Para sa prinsipyo ng solidarity, ito ang target niya ay yung para sa kabutihang lahat. Kahit na merong individual na nasa alang-alang ng kanyang kapakanan, basta para sa kabutihang panlahat, okay lang. Pero sa prinsipyo naman ng subsidiarity, ito naman yung tungkol sa katauhan ng isang individual. Okay? Pagdating sa subsidiarity, individual, pagdating sa solidarity, lahat. Tungkulin pagkakapantay-pantay at kooperasyon ay halimbawa ng solidarity o prinsipyo ng solidarity. Dito naman sa prinsipyo ng subsidiarity, ito naman yung tumutukoy sa karapatan ng isang individual, privacy at kalayaan. Gaya na nabanggit ko kanina. Ano nga ba yung kaugnayan ng prinsipyo ng solidarity at ng subsidiarity? Ano yung common nila? Una, maging maayos yung lipunan. Siyempre, bago mo makamit yung kagandahan ng isang komunidad, isang bansa, kailangan yung bawat miyembro ng bansa o ng lipunan o komunidad ay sa maayos. Maayos bilang isang individual. At pangalawa, magkaroon ng isang maunlad at mapayapang pamayanan. Base dun sa napailawanag ko, suriin natin. So dito, meron tayong tatlong katanungan sa inyong hotel. Hindi naman ito kakasya sa inyong module, ay sagutan. Isulat ang inyong sagot sa isang papel. Bigyang kahulugan ng lipunang politikal at ang papel nito sa buhay mo. Ano ang pinakamahalagang katangian ng isang lipunang politikal na kailangan taglayin ng isang pamayanan?
Paano mailalarawan ang kasalukuyang ugnayan ng mamamayan ng pamahalaan? Sa page 10 ay pagyamanin. Bumuo ng diad o humanap ng isang kapareha batay sa inyong mga pansariling karanasan na naging epekto sa inyo ng epidemyang COVID-19 at sagutan ng sumusunod na papel. Dito, instead na maghanap kayo ng isang kapareha, magtanong na lamang kayo sa inyong mga magulang, kapatid, at sagutan ang mga gabay na tanong. Para naman sa pahina 10 to 11, isa-isip. So meron tayo ditong dalawang gawain. Pero sa unang gawain, magmuni-muni at tignan ang sarili. Ipahayag ang iyong pananaw sa social media platform sa pamamagitan ng pagpo-post ng kasabihan o quotes na may temang kabataan para sa solidarity at sa subsidiarity. So maaaring sa Facebook, Twitter, Instagram, at screenshot. At i-send dun sa group chat natin na merong ESP na kasama. Para naman sa gawain 2, sagutan ang nasa ibaba na hindi bababa sa 3 pangungusap at hindi naman tataas sa 5 pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong papel dahil hindi yan kakasya dyan. Yan. Paano may papakita ang prinsipyo ng subsidiarity? Again, subsidiarity, ito ay patungkol sa paghubog ng isang individual upang maging maayos itong miyembro ng lipunan. Sa tahanan, paano nagiging nakikita ang prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa? Nun din sa paaralan at sa pamayanan. Para naman sa pahina 11 hanggang 12 ay tungkol sa isagawa. Para sa gawain 1, pahayaan ang mga sitwasyon at ipahayag makatwiran ginawa ng mga tauhan o hindi, ipaliwanag ang bawat sagot. So meron tayong tatlong sitwasyon dyan. So you will justify kung tama nga ba yung ginawa ng mga tauhan sa tatlong sitwasyon, makatuwiran nga ba? Kung oo, bakit? Hindi, bakit? Isipan at talakayin, sagutan yan, meron tayong tatlong katanungan. Para naman sa pahina 12 hanggang 13, meron tayong dalawang gawain. Ito ay tungkol sa tayahin. Nuto, sagutan lamang, sagutin ang tama o mali ang mga sumusunod na pahayag para sa gawain 1 na merong 5 statement. Para naman sa gawain 2, sinasabuhay mo ba ang prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng solidarity? Suriin ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng mga simbolo na angkop sa sumusunod na tanong. So meron lamang tayong 5 katanungan. Ilalagay nyo lang P kung palagi, M kung madalas, PM kung paminsan-minsan, HK hindi kailanman, HT hindi tiyak, or hindi ka sigurado kung ginagawa mo ba siya. So para sa gawain, isulat na lang ang inyong sagot sa module. At para naman sa gawain 1, gumamit ng ibang papel o kwaderno. At para sa huling gawain na makikita sa pahina 15 hanggang 14, pili na isang awitin na sa iyong palagay ay naglalarawan ng solidarity or pagkakaisa. Isulat ang mga peak o lyrics ng awitin at ipaliwanag kung bakit. Para yan sa gawain 1. Yes. Marami tayong kanta na patungkol sa solidarity o pagkakaisa. So, bigyan ko na kayo ng halimbawa. Yung kay Francis M. Okay? Para naman sa gawain 2, gumuhit ng larawan o kumuha
ng larawan gamit ang iyong camera or cellphone at humanap ng larawan sa internet ang isang bagay na sumisimbolo sa salitang pagkakaisa. Idikit o ilagay ito sa isang bond paper at ipaliwanag kung bakit ito yung bagay na iyong napili na sumisimbolo sa pagkakaisa. At sagutin yung tatlong gabay na tanong. So, daan mayroong ipinakitang halimbawa ng pagkakaisa. So, inuulit ko para sa gawain ko, gumuhit o kumuha ng larawan. Kung meron kayong nakita sa magazine, pwede na yun. I-paste nyo sa isang bond paper at sagutin ang tatlong tanong. Lamang para sa ating aralin na ito. At I hope na meron kayong natutunan. Alam!